So yung mga dogs doon is wala, walang nagbabantay, walang nagme-maintain. Kung pumupuman sila is wala, walang naglilinis, walang nagpapakain. So yung nag-video daw, kung sino man yung nag-video, hindi ko na lang din sasabihin yung pangalan. Welcome back to my channel, mga kabomba. So eto mga kabomba, day 13 ng enhanced community quarantine. Actually itong content na to, more on information. Marami akong nakausap dun sa kung saan tayo usually na pumupunta. Pero mamaya na natin pag-usapan yun. Simulan muna natin yung umaga ng positive. So time check 1:04, kakatapos lang namin mag-lunch. Lalabas ako dun para bumili ng mga goods like biscuits, snacks, tapos mga tinapay, kasi hanggang alas 5 lang pwedeng lumabas dun sa mga bilihan. By the way, maraming salamat pala sa 12,700 na mga solid na kabomba natin. Maraming salamat sa mga nag-views din sa recent upload natin, mga kabomba. Tuloy-tuloy lang tayo. So ito, alis muna tayo para hindi na humaba tong intro natin. Bili muna tayo ng mga kailangan natin sa mga panahong ganito. Alis na tayo. Andito na tayo mga kabomba sa Alpha Mart. Mamili muna tayo. Balikan ko kayo mamaya after natin mamili kasi mahirap dalhin tong camera dun sa loob. May bit-bit tayong basket. Pasok na muna ako dun mga kabomba. Nakabili na tayo mga kabomba. Andito na sa likod. Balik na tayo sa bahay para makaligo bago pumasok ng loob ng bahay. Delikado kasi syempre na-expose tayo dito sa labas. Uwi na tayo mga kabomba. Andito na tayo sa bahay mga kabomba. Maliligo muna ako bago tayo pumasok dun sa loob. Yan, punasan mo. Tapos ano yung papamunas mo, tapo mo na maayos ba? Kakatapos lang natin maligo mga kabomba. Pasensya na, medyo natagalan tayo kasi kumain pa tayo. So ito, like nung sinabi ko kanina, itong video to medyo mabilis lang kasi magbigay lang tayo ng information about nga dun sa status ng Cartimar, kung saan tayo lagi nagbablog, dun sa Cartimar Pet Center, Cartimar Dog Shop, Cartimar Pase, or dun sa mga ina-upload ko. May kumakalat kasing fake news na yung mga aso daw dun sa Cartimar pinabayaan na, I mean, since merong enhanced community quarantine ngayon, so yung mga dogs doon is wala, walang nagbabantay, walang nagme-maintain. Kung pumupuman sila is wala, walang naglilinis, walang nagpapakain. Pero yun, may nakausap akong may-ari ng pet shop doon, hindi ko nasasabihin kung anong pet shop and kung anong pangalan, na mali yung balitang kumakalat na yun. Oo, tumatahol yung mga asong yun. Tumatahol daw yun dahil papakainin. Tapos yung sabi pa sa akin nung nakachat ko dun sa isa sa may-ari ng pet shop dun sa Cartimar, yung iba daw dun ginugroom. So yung nag-video daw, hindi nag-investigate kung ano yung ginagawa dun sa mga aso kaya nagtatahulan. Kayo, kung napanood niyo yung video na in-upload nun, yung kumalat na fake news, maling-mali. Kasi nag-join din ako dun sa group ng Cartimar and parang naging topic discussion dun is about nga dun sa pinapabayaan daw yung mga aso dun sa Cartimar. Maraming naglabasa na video dun sa group na yon na pinapakita nila kung paano tinitreat yung mga dogs kahit naka-enhanced community quarantine. Kumbaga kahit yung mga rent nila dun sa mga pwesto nila, may bayad pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, dun sa mga dogs na naiwan dun, syempre hindi naman pwedeng pabayaan yun. And may na-mention din yung may-ari nung pet shop
na parang everyday may pumupuntang mga tauhan nila para linisin and i-groom yung mga dogs doon. So ito kabomba, kung solid na kabomba ka, i-share mo to sa Facebook mo, sa wall mo, sa timeline mo, para makita ng iba na maling-mali yung nasa video na kumakalat na fake news. Try kong insert yung clip kung saan merong tao din sa Cartimar Pet Shop na nagbabantay para makita nyo. So yun, nakita nyo mga kabomba, may mga tao talagang nag-maintain nung mga dogs dun sa Cartimar. Pinapaliguan, pinapakain, and nililinis yung mga dumi ng mga pets dun. Hindi lang mga dogs, pati yung iba pang pets na naiwan dun sa Cartimar, yan, nililinis sila. So hanggang dito na lang muna mga kabomba. See you sa next vlog. Bye-bye.